Hello guys! Na-download na ba ninyo ang electronic IPCRF for the school year 2023 at 2024? Kung hindi pa, sa video na to, sabay-sabay nating buksan ang e-IPCRF para sa school year na to. Nandito nga tayo sa link kung saan madadownload ang file na sinasabi ko. No worries guys, kasi legit na legit ito. Hindi ba't nakikita nga natin na galing po ito sa mismong BHROD? Ganito ang tamang way para madownload guys. I-copy natin ang link na ito at i-paste sa ating browser. Need natin ng DepEd email dahil kung hindi ay hindi natin mabubuksan ang drive na to. Like this guys. Ngayong nandito na tayo sa mismong drive ng BHROD, huwag na ninyong buksan yung file, diretso na natin itong i-download. Dito tayo sa may 3 dots at piliin natin ang download button. I-download din itong how to enable macros baka sakaling kailangan ninyo guys. After nga nating ma-download itong dalawa, puntahan na natin ang ating downloaded files. Agad na rin tayong gumawa ng another copy para in case na magka-problema while nag-fill up tayo, meron na tayong extra blank template. Hayan, ready na nating buksan ang page ng ating EIPCRF. Charan! O diba, wala naman talagang pinagbago yung setup nito guys. Yung mga baguhan na teachers na lamang siguro, ang medyo kailangan pa nilang aralin ang bawat bahagi nito. Siyempre, pasadahan pa rin natin kung paano gamitin ang ating electronic file. Pindutin na natin ang enable editing para ma-open natin ito. At saka natin i-enable content. And now, the tool is ready. Pindutin na rin natin ang OK button. At ganito nga ang interface ng page 1 natin. Ngayon, dito tayo sa Select Career Stage. Kung anong position po natin, pindutin natin ang drop-down button para lumabas ang mga pagpipilian. Ang proficient ay para sa teachers 1 to 3 at highly proficient naman for master teachers. Sa ngayon, ipapakita ko lang kung anong itsura ng proficient versus highly proficient. Pero sa video na ito, mag-focus pa rin tayo sa teachers 1 to 3 since parehas lang naman po ang instructions para sa master teachers. So ngayon, pindutin po natin ang proceed kung napili natin ay proficient. At isunod lang na pindutin ang agree. And then, heto na po ang ating demographic profile na kailangan nating fill upan lahat ng items. Kung may makikita po kayong drop-down menus, pindutin po ito at pumili sa mga options na available. Huwag po kayong magta-type kung meron pong option dahil hindi po tatanggapin ng system. Bibilisan ko na po itong pag-fill up. Kailangan po na masagot lahat para tayo po ay makapag-next page. At ngayong ready na tayo to go to the next, need na po nating mag-decide ng password. Piliin mo yung password na madali mo talagang matandaan. At kung meron na po tayong mahiwagang password, pwede na po tayong mag-proceed to the next. At meron pala akong tip sa inyo, pwede rin palang yung school ID ninyo ang gamitin ninyo kung ayaw ninyo ng komplikado since 6 letters naman yon. Pero kung gusto ninyo na mas personalize yung password, siguro yun pa rin gusto po ninyo ang masusunod. At kung medyo matagalan, huwag po tayong kabahan. Patience is a virtue. At ngayon nga po, na-open na yung mga spreadsheets na kailangan natin for the IPCRF. Nandito ang encoding part 1 at encoding part 2. Dito sa parts 1, 2, at 3, dito natin makikita yung mga nilagay natin sa mga encoding parts. And then, dito sa last part na part 4 ay ang ating development plan. Kung may gusto ka namang baguhin sa iyong demographic profile, pindutin mo lang ito, ilagay ang iyong password, and then makakapag-change ka na ng mga information.
So dito tayo sa encoding part 1, guys. Ilagay lang po natin ang name ng ating rater, then ang kanyang position. Guys, huwag na huwag kayong magkakamali sa rater ninyo, ha? Bilang teachers 1 to 3, kailangan yung mga nandito lang ang mga raters ninyo. At hindi pwedeng ang rater ninyo, sila rin ang approving authority. Remember that. In case na mag-join kayo ng ranking at magkaparehas ang signatories ninyo, naku, malaki ang chance na madidisqualify kayo for promotion. Kung ganyan ang situation mo, pwede kang mag-comment sa baba para makapagbigay po ako ng advice, pero mapag-uusapan din po natin yan mamaya. And then ilagay ang date of review. Dito ilagay natin yung subject area na pina-observe natin in our classroom observation. Huwag mag-worry kung hindi mo major yan, dahil basta official subject na tinuturo mo na nasa Form 7 ng school, okay lang yan, guys. Kapag nalagay mo na ang subject area ng COT, saka pa lang mabubuksan ang paglalagyan mo ng score for your COT. Then, ilagay mo ang date of observation. I-follow mo ang format na year, month, at date para hindi ma-technical itong form mo. Isunod mo na ring fill upan ang iba pang CO. Kung ibang subject naman yan, go lang po, basta't subject mo, hindi kailangang pare-parehas. Like halimbawa po sa akin, may hawak po akong English, meron din po akong science, at meron din po akong TLE. O di po ba? So pwedeng magkakaiba yung areas na pina-observe ko. At ngayong tapos na nating ilagay ang ating mga COT ratings, time na to give our self-rating para sa mga non-COI or yung non-classroom observable indicators natin. Naku, huwag kang mahihiyang magbigay ng mataas na ratings, ma'am and sir, ha? Kung alam mong deserve nating mataas, aba, i-reflect natin yung ating mataas na rating dito. Kasi mare-reflect naman din po yan sa gagawin nating portfolio later on. Kaya sa 1 to 5 na rating, aba, piliin mo naman yung 5 para sa sarili mo. Kung may time, gagawa rin po ako ng video para sa portfolio preparation. Kaya abangan po natin yan. Kung perfect ang ating COT at perfect naman po ang ating non-classroom observable indicators, aba naman po, edi perfect ang ating rating. Huwag po tayong mahihiya na perfect yung rating natin kasi naghihirap nga po tayo sa buong school year, di ba? So, kailangan natin ng self-empowerment. Huwag po tayong mahihiya na ibigay kung ano yung deserve natin. Pero kung gusto mo naman na meron kang for room of improvement, edi piliin natin kung ano yung objective na meron pa tayong weakness. Pero naalala ko nga po yung mga teachers sa Batasan Elementary School, sa Batasan Islands ito, guys. Grabe, nakababad yung paa ng mga teachers maghapon sa tubig dagat, tapos tuloy pa rin sila sa pagtuturo. Ganyan kasi talaga tayong mga Filipino teachers, may tubig man o wala sa floor, talagang tumatumbling tayo para maturuan ang mga kabataan na pag-asa ng bayan. Kaya sana naman talagang maging pag-asa talaga sila ng Pilipinas. Ay nako, hindi na ako magko-comment. Basta gawin natin yung best natin para sa mga kabataan. Kaya balik tayo, ma'am at sir, sa outstanding na performance natin this year, i-go na natin yan, mga guys. Pero kailangan lang, guys, ha, na masinop tayo para kompleto yung mga MOVs natin para sa portfolio to prove na talagang na-reach natin yung mga objectives na nandito. At yung sinasabi ko po kanina na magkaiba po dapat yung rater natin at approving authority, may cases po kasi na ganito. Halimbawa, si Master Teacher ang OIC ng school kasi nalipat yung school head. So dapat ang approving authority ay next immediate supervisor like PSDS or Public Schools District Supervisor. Kung mapapansin nyo dito, guys, nakalista yung mga top management officials kasi talagang sila yung pwedeng pipirma ng ating IPCRF in the absence of approving authority sa inyong mismong school para hindi po madodoble yung signatory. I hope clear po yan sa atin. Magtataka kayo dito, guys, kung bakit rater's password na ang nakalagay dito. Pero tama po ito.
hindi pwede na parehas po yung password natin sa demographic profile at dito po sa EIP-CRF spreadsheet na to. Kasi naka-stipulate sa ating RPMS manual, nakasama natin ang ating raters sa pag-rate. Pwede kasing while presenting the portfolio, naglalagay tayo ng rating together with the rater. Kailangan kasi rin na ma-access ito ng ating raters dahil meron silang karapatan na itaas or ibaba ang ating rating based sa portfolio natin, of course with your agreement as the ratee. Pwede rin na yung ratee's password ay parehas na sa rater's password para hindi tayo malito. Depende na po yan sa agreement ng rater ninyo, together with the rater ninyo. Dito naman tayo sa encoding part 2. I-click lang natin yung core behavioral competencies na meron sa atin. Option natin kung ilan ang pipiliin natin. Or pwede rin lahat. Pero basically, ang hindi natin pipiliin, yun na rin ang focus natin sa ating development plan under part 2 ng core behavioral competencies. Halimbawa, ito yung hindi mo clinic. Ito na rin yung mailalagay sa part na ito ng development plan. So after nating mapili lahat ng gusto natin, i-click na natin ang finalize. Ilagay natin ulit dito yung ratee's password. So ngayon, part 4 na lang ang hindi natatapos. Pasadahan natin itong laman ng part 1, 2, at 3. Makikita natin na may mga inputs na ito ready na for printing. But wait, tapusin pa natin ang development plan dito sa part 4. Makikita natin na sa part A, functional competencies, na tatlo ang kailangan nating gawa ng development plan. Meron po akong video tutorial kung paano gumawa ng development plan para hindi po kayo mahirapan. Pero ito po ay sample lang, kaya kailangan po ninyong mag-adjust based sa needs po ninyo or dun sa gusto nyong planuhin. At kung tapos na guys, pwede na nating i-print ang part 1 to 4. Huwag pong i-print ang encoding part. 4 copies po ang ipro-provide natin for the school para sure na mabibigyan po tayo ng original or personal copy after mapa-approve ang ating EIP-CRF. Hayan guys ha, sana maging outstanding tayong lahat this school year 2023-2024 sa ating IPCRF. Abang-abang tayo sa next video ko. Please share to your teacher friends kung nakatulong ito sa inyo. Ito ang inyong teking teacher, signing off for a while. Bye-bye!